Okay guys, so kasama natin ngayon dito si Miguel. Siya ay isang student dito sa John B. Lacson. Tatanungin natin siya kung ano ba yung mga expectation niya in case sa mag-onboard siya. So ano po yung mga expectation niyo sa barko? High salary. I will have a good company. Patigyan mo mga ibang pagkain sa inyo. I can meet new other people from different countries. Sa work naman guys, ano yung mga bagay na in-expect mo sa work? In-expect ko din yung disiplina sa barko. Hindi natin may iwasan yung magiging mahirap yung trabaho. Siyempre, no pain, no gain. Diba? Yes, no pain. Gaya ng ibang kadete, marami akong bagay na hindi pa alam. Minsan nga, nakakalimutan ko yung mga bagay na inaaral ko dito. Pero huwag kayong mag-alala kasi nandiyan naman yung mga official nyo at saka mga senior nyo na handang tumulong at gumabay sa inyo. Ako, hindi naman kasi ako ganun katalino dati, pero sa pagtsatsaga ko at sa pagiging dedicated sa trabaho, nakuha ko yan lahat. Mahirap siya, lalo na sa first 3 months mo. Pero kapag naka-adjust ka na sa trabaho, ay swabe na yon. Hindi naman siya mahirap, basta marunong ka lang sa trabaho mo. So tips ko lang, gumawa lang kayo ng mga checklist nyo, ng mga gawain nyo. For example, bukas may gagawin kayo, gawan nyo ng checklist paggabi dyan para hindi na kayo mahirapan. Kasi okay lang yan, hindi mo, kahit hindi mo alam yung gawain sa computer at paperwork, basta ihanda mo lang yung sarili mo, ihanda mo lang sa trabaho. Sa totoo lang, never ko pang naranasan yan eh. Diba common yan sa atin mga seaman? Siguro hindi pa sa ngayon, siguro sa susunod. Pero meron ng times na namimiss mo yung nanay mo, lalo na kapag nung nagkasakit ako. Basta gawin mo lang lahat ng bagay na hindi ka mahomesick. Gaya ng itrabaho mo lang ng trabaho at saka yun nga, pray mo lang. Siguro lahat, mag-adjust sa lahat. Adjust mo yung sarili mo sa pagkikitungo mo sa mga kasama mo sa barko. Kasi magkaiba yung tao sa barko at saka sa lupa. Iba-iba yung ugali. Adjust mo yung siguro yung pagiging... dapat maging early ka sa pagising mo sa umaga. Alam nyo kasi as cadet on board, araw-araw first time eh. Bakit ka mo? Bukod sa first time mo palang sumakay, kasi araw-araw yung mga gawain. Iba't ibang tao, kanya-kanyang ugali yan. Siguro hindi ko man na 100% na masasabi na okay yung pinagsamahan namin, katrabaho ko. Hindi rin naman kasi maiiwasan ang di pagkakaunawaan, pero naayos din naman sa magandang pag-uusap. Just be neutral sa lahat. Matuto kang makibagay o matuto kang ilugar yung sarili mo, lalo na't kadete ka. Noong 9 months na ako, merong sumampa na taga Myanmar. Pero naging okay din naman at mabait siya. Una sa lahat, gusto ko kayong pasalamatan if ever na nanonood kayo mga sir. Ay buong puso ako nagpapasalamat sa lahat ng tiyaga at sipag na sa paggabay niyo sa akin. Thank you kasi hindi kayo nagpabaya kahit ang tigas ng ulo ko minsan. Sa lahat ng captain, chief mate, second mate, third mate, you are equal para sa akin. So far, okay din naman yung pagkikitungo nila. Alam nyo ako kasi isang taon pa lang akong nakasakay sa barko. Pero ramdam ko yung lungkot na nararamdaman ng mga kasama ko. Kasi hindi nila nakakasama yung mga anak nila, yung pamilya nila, sa mga importanteng okasyon sa buhay nila. Alam ko ang sakit sa loob, pero kinakaya lang nila. Siguro hindi naman nila ma-express to physically ang lungkot na dinadaanan nila. Nadaanan na lang sa tawa. Kahit pa paano, kami rin naman yung gumagawa ng paraan para maging masaya kami sa barko o maging masaya sa okasyon na yun. So, kahit hindi namin nakasama yung mahal namin sa buhay, nagiging masaya din kami kahit pa paano. Sabi nga ng iba, yung pagiging seaman kasi ay masarap sa pagiging... Ang yung masarap sa pagiging seaman kasi, opportunity to travel the world for free. Yung tipong nagtatrabaho ka, pero nagtatravel ka. Yung mga lugar na napuntahan ko ay siguro Japan, Amerika, Australia, China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Middle East, at Korea. So, sa susunod na pagsakay ko, marami pa akong mapupuntahan. Siguro yung masasabi ko lang sa mga kadete ngayon at sa mga sasampa pa lang bilang kadete, always presence of mind lang, kaibigan. Walang kasiguraduhan kasi yung buhay natin sa barko. Sa lahat ng seaman sa mundo, saludo ako sa inyo mga sir. Lahat kasi kayang tiisin kahit buhay ibibigay para sa pamilya. Nakakalungkot man, pero wala rin naman tayong magagawa kasi
ito na tayo eh, dito na tayo, ito yung future. Yung ibang sima nagsisikap para sa kanilang anak, para mabigyan ng magandang buhay. Respeto at paghanga talaga yung maibibigay ko sa mga kapwa ko marido. Thank you sa pagiging matiyaga, matapang para sa pamilya. God bless na lang sa atin at lagi tayong mag-iingat mga sir. At lagi tayong magdasal. Mabuhay tayong lahat ng mga marino at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo.